And I know, yes, obviously, sunscreen gagamitin mo sa umaga, hindi naman siya tinawag na moonscreen, di ba? Hi everyone! Kamusta kayo? My name is John Angelo. Welcome to my channel and mag-uusap na naman tayo about skincare, skincare, and skincare. So, make sure to keep watching. So, ang topic natin for today is all about skincare na best gamitin sa umaga or sa gabi. Now, marami sa inyo guys ang nagtatanong sa akin ito sa comments kung yung skincare ba na ginagamit ninyo is better gamitin sa umaga or better gamitin sa gabi or dapat ba magkaiba yung routine ninyo sa umaga versus sa gabi. In this video, we will be talking about that. Kaya wala nang paligoy-ligoy guys, let us begin. Now actually guys, yung very short answer to this question is for the most part, 90% of the time, it doesn't matter kung gamitin mo yung skincare products mo sa umaga or sa gabi. Sinasabi ko na sa inyo guys, this early on kung ang issue nyo ay niacinamide, alpha-arbutin, hyaluronic acid, centella asiatica, ano pa ba, yung mga madicasocide, galactomyces, aloe vera, nasabi ko na ba yung aloe vera, yung mga snail. At yun guys, it does not matter. Use it anytime you want, walang mangyayaring masama. Actually, yung totoo niyan guys, sobrang konting ingredients lang sa skincare ang required mo gamitin exclusively in the morning or at night. And marami dito sa pag-uusapan natin guys is more of recommendation lang. So start na tayo sa morning or sa AM routine guys, and the first ingredient na pag-uusapan natin is vitamin C. Now ito yung una sa mga sinasabi ko guys na recommendation lang because technically, you can actually use vitamin C at night. Pero, yung vitamin C kasi guys, it's known to have some UV protecting properties. So, makakatulong siya in protecting you from the sun. Pero let me make this clear guys, vitamin C alone cannot help protect you from the sun. Kailangan nyo pa rin ng sunscreen. Imagine yung sunscreen guys, para siyang si Batman. Tapos, yung vitamin C, para siyang si Robin. So, using that analogy, parang sunscreen is okay on its own. Pero kapag dinagdagan mo pa siya ng vitamin C or kapag nadagdagan pa si Batman ng Robin, then it will be more efficient. Gets ba? So para siyang ganun guys. And also, because sunscreen is the number one skincare product that you should be using to brighten your skin, to even out your skin tone, to lighten dark spots, pag sinabayan nyo pa siya ng vitamin C, it makes for a really good brightening or dark spot lightening kind of duo or combination sa skincare. So do try it out guys. Try putting your vitamin C serum in your morning routine and see how it works. Now speaking of sunscreen guys, that is actually the second thing na pag-uusapan natin today. And I know, yes, obviously, sunscreen gagamitin mo sa umaga, hindi naman siya tinawag na moonscreen, di ba? Na magugulat kayo guys, pero meron talaga nagtatanong sa akin kung kailangan daw ba nila mag-sunscreen sa gabi. Pero medyo nagets ko na yung concern nila guys. Okay, let me explain. So marami kasi ang nagsasabi na kailangan mo pa rin daw mag-sunscreen indoors because meron daw ilaw na nanggagaling sa mga fluorescent lights and nanggagaling sa mga screens, sa mga TVs, or other gadgets natin. So, we have to be protected from that, sabi nila. Now yes, tama na kahit indoors tayo, kailangan pa rin natin mag-apply ng sunscreen. Yung UV rays kasi guys, particularly the UVA rays, ito yung mga rays na nagko-cause ng skin natin na magka-dark spots and mag-age. Lumulusot yan sa mga glass windows guys. So hindi porket nasa loob kayo ng bahay habang may araw sa labas, is safe na kayo from the sun. Pero kapag indoors sa gabi guys, in which ang wino-worry nyo lang is yung mga ilaw na nanggagaling sa fluorescent light or yung mga ilaw ng mga TV or yung mga gadgets, actually, you do not have to wear sunscreen for it. Now, let me explain. Unahin natin yung mga arguments na nagsasabi na yung mga fluorescent lights daw na nasa bahay natin is nag-e-emit ng UV rays, so we should protect our skin from it. Actually, totoo yun guys. Fluorescent lights can actually emit UV rays that can damage our skin. Pero guys, kung ang iniintindi nyo lang is yung mga fluorescent lights na nasa ceiling ng bahay natin, then it's not really much of a concern because yung mga fluorescent lights naman is nasa ceiling and they are a safe distance from our skin, so hindi siya masyadong cause for concern. Alam nyo ba guys na ang equivalent ng 8 hours na nakatapat ka 10 inches away from a fluorescent light is just 6 minutes na nakatapat ka sa araw. 6 minutes lang guys. So when it comes to UV, most of it really comes from the sun. So
worry about UV from the sun and not from fluorescent lights. Kasi, guys, harmless yung mga fluorescent lights na yan. Lalong-lalo na yung mga fluorescent lights na nasa bahay natin. Now, meron pang isang concern, guys. Marami ang nagsasabi na yung mga gadgets and yung mga screens daw natin ay nag-e-emit ng blue light. And yung mga blue light daw, guys, can actually damage our skin as well. Now, yung studies kasi sa blue light, guys, medyo bago-bago pa siya. And while blue light can, yes, theoretically damage your skin, yung mga sunscreens na meron nyo ngayon, guys, they probably are not going to protect you from blue light anyway. Ang sunscreen nakaka-protect sa UV pero hindi sa blue light. Dalawang ingredients lang ang na-research, guys, that shows that they are effective sa paglaban ng blue light. And the first one is iron oxides, in which mahanap mo lang to sa mga makeup, gaya ng mga foundations and concealers. And second are antioxidants. And actually, guys, yung mga blue light na ine-emit ng mga phones, ng mga tablets and TVs, etc. natin, actually, sobrang liit lang nila compared to the sun. So my point is, save your sunscreen for when it matters, kapag may araw. And now we are moving on to PM skincare. Ang unang pag-uusapan natin, guys, are AHAs and BHAs. Now again, guys, technically, you can use AHAs and BHAs in the morning. Pero, maraming mga AHA serums na matataas yung percentages nila. For these kinds of serums, guys, it is best to use them at night. After kasi natin mag-exfoliate, guys, merong new skin na nare-reveal, which is more sensitive to the sun. So, as much as possible, ayaw mo siyang itapat sa araw. And also, guys, this is why a lot of people say na pag nag-exfoliate ka, more of a reason na magsuot ka ng sunscreen dahil nga mas sensitive yung face mo. Pero if gusto niyo talaga siya gamitin sa umaga, guys, again, pwede naman, provided that you use sunscreen to protect your skin. And ako personally, ang gagamitin ko lang ng mga exfoliants sa umaga are yung mga lower percentages, yung mga 5 to 8%. Yung mga 15% or yung mga 30%, yung mga double digits na, ako personally, nagre-reserve talaga ako ng isang gabi or naghahanap talaga ako ng time sa gabi para gamitin sila. Because I know, pag ginamit ko sila sa umaga, may irritate or masisensitize ng araw yung skin ko. Now last but definitely not the least, guys, ito yung ingredient na dapat mo talaga siyang gamitin sa gabi. This ingredient is retinol or retinoids. Now actually, guys, yung mga newer generations ng mga retinoids, pwede mo na siyang gamitin sa umaga. But for the most part, guys, yung mga retinol na ginagamit pa rin natin is best used at night. Now, the reason for this, guys, is because yung mga UV rays na de-degrade nila yung retinol. Meaning, kapag natapat yan sa araw, yung retinol or yung retinoids na pinahid mo sa skin mo, parang medyo useless na siya. And that is why, mapapansin nyo rin, guys, sa mga derma, kapag nagpre-prescribe sila ng routine for you, most of the time, nilalagay nila ang retinoids at night. Because that is when they work best. So yun, guys, as you can see, wala talaga masyadong ingredients na required mong gamitin siya at a certain part of the day. Ang kailangan mo lang talaga isipin are retinoids or retinol. So actually, guys, yung paggamit ng skincare sa umaga versus sa gabi is not really a big concern. That being said, guys, do let me know in the comments below which skincare products or skincare ingredients ang prefer nyo gamitin sa umaga versus sa gabi. Let me know in the comments below. Also, if you found this video informative, please do leave me a thumbs up and subscribe if you haven't yet. And as always, I will see you guys in the next video. Bye!